Isang batang pilit na lumalaban para sa magandang kinabukasan. Isang solo parent na mag-isang nagtataguyod sa kanyang pamilya. At isang ina na ang tanging kayamanan ay ang kanyang pamilya. Totoong kwento, totoong buhay ng ating mga kapwa. Mga salaysay na nagpapatunay na may pag-asa ang bawat sa atin, anuman ang ating kalagayan sa buhay. Magandang araw sa inyo, ito po si Orly Mercado. Samahan natin ang ating mga kapwa na tunghayan ang yugto ng kanilang buhay. Dito sa ating programang, ang layunin ay makatulong mula noon hanggang ngayon. Kapwa ko, mahal ko. Si Elaine at Doronio at ako po'y nag-aaral na at ang grade ko na po ay grade 4. Ang paborito ko po subject ay ESP kasi po dito po ako sinuturoan maging mabuti bata at maging mabuti anak. Kaya gusto ko po pumasok para po mapagtapos po ako ng pag-aaral at para po matupad ko na po ang aking paharap na maging teacher at para po matulungan ko na po aking mga magulang at para po matulungan ko na din po ang mga bata kagaya ko at para po mapatunayan na kahit nagkapansana po ako ay kaya ko pa rin po makapagtapos ng pag-aaral. Kahit po minsan, ako po nilulungkot ng mga bata, hindi pa rin po ako susuko. Dahil alam ko po, pag nakapagtapos po ako ng pag-aaral, ay malayo po akong mararating. Sinasabihan po nila ako, na isa daw po ang bata at pinag daw po ako. Pero po iniiwasan ko na luputo, kasi po wala po akong masabi. Ako po nalulungkot dahil ayaw po nila makipaglaro sa akin dahil daw po ganito aking itsura. Ako po'y nasasaktan at ako po'y naiiyak. Pero po pinalalakas ko na lang po ang loob ko kasi alam ko lang huwag po na narin ang mga magulang ko para gumabay sa akin. Nang mga anak po ako, nalaman po namin may kapansanan na po ang bata at may diferensya po ito sa mata. Siya po ay may bingot na umabot po hanggang sa kanyang mata. At kailangan pa po niya ng mga operasyon pa po para po may pagpatuloy po na maayos po yung kanyang mata at para po ito ay hindi po ma-infection. Kung masasabi ko lang po sa may kagaya ko may kapansanan ay huwag po sila mawawala ng tiwala sa sarili at laksan po nila ang kanilang loob at alam ko rin po na pag nagdesal sila ay matutupad ang kanilang hiling. Kapag po ang gawa nila ay makakapasok na po ako sa paaralan at makakatapos po ako ng pag-aaral. At para po matulungan po ang aking mga magulang at para po maiaon ko na po ang aking mga magulang sa kahirapan. Hindi po magigihad lang ang aking kapansanan upang hindi ko po matupad ang aking paharap. Medication at orbital surgery ang kinakailangan ni Elaine para sa kanyang acute conjunctivitis at anophthalmia. Magtulong-tulong tayo para sa kanyang magandang kinabukasan.
Isa sa mga sakit ni Elaine ay anophthalmia. Ano nga ba ito? Talakayan natin sa sagot ni Doc. Maraming sanhi ng pagkawala ng mata o dahilan upang tanggalin ito. Maaring congenital, ibig sabihin pinanganak ang pasyente na ganoon. Madalas kasabay din ito ang iba pang mga anomalya tulad ng cleft lip or palate, bingot kung tawagin, na siya ring dahilan upang magtunog-ngongo ang isang tao kapag nagsasalita. Maaring may cancer na tumutubo sa loob ng mata na kadalasan nakikita sa mga bata. Retinoblastoma ang tawag dito. Maaring tinamaan, sinuntok, siniko, nalaslas o ano paman na siyang naging dulot ng isang di na maayos na kalagayan. Impeksyon, glaucoma, bulag at masakit na mata at marami pang iba na maaaring maging indikasyon upang kinakailangan tanggalin ang mata. Kahit maaaring kumilos ng normal ang isang tao may iisang mata lamang, napakalaking epekto pa rin ito sa kanyang self-esteem o pagtingin sa sarili at sa kanyang kumpiyansang makitungo sa ibang tao. Ito ay sapagkat ang mata ay ang unang-una nating nakikita sa ating mga mukha at kung may diferensya dito, ay halatang halata. Sa kakayahan ng medisina at teknolohiya ngayon, hindi man maibalik ang paningin ng isang matang nabulag na o di kaya may transplant ng isa pa, sa pamamagitan ng surgery, maaaring maibalik o mailapit man lang ang anyo ng isang tinanggalan ng mata sa normal. Lingid sa kaalaman ng karamihan, ang palsipikadong mata ay hindi bolang basta lang sinasaksak sa dating kinalalagyan ng mata. Bagkus, pagkatapos putulin at tanggalin ng mata, ito'y pinapalitan ng orbital implant na siya rin kinakabitan ng mga naiwang muscles ng mata upang makagagalaw ng kaunti ang implant na siya rin nagbibigay suporta sa isang prosthesis na pinapatong lamang sa ibabaw at nagsisilbing malamata ang kaanyuan. Ngunit ang operasyon na ito ay hindi madaling gawin. Komplikado at tulad din ng lahat ng procedures, may dala rin panganib ng komplikasyon. Halimbawa, sa kasong ito, kailangan palitan ang orbital implant sapagkat hindi ito nasusuportahan ng prosthesis o palsipikadong mata. At higit sa lahat, may kamahalan. Ako nga po pala si Cherry Jean Torres, nakatira po sa Gunoy, Davao del Sur. At isa po akong single mother at ang hanap buhay ko po ay nagluluto lang po ng pagkain para ilalako po ng mga kapatid at pamangkin ko po. Masaya din naman po ang pagtitinda o pagbibinta po ng pagkain. Minsan po maliit or malaki po ang kita kasi yung tao wither-wither po sila na bibili. Yung una po ang hirap tanggapin kasi walang tatay po yung anak ko. Pero hindi ako na wala ng pag-asa dahil may pamilya ako na nagpapalakas ko sa akin. Sobrang mixed emotion po sa nararamdaman ko. Pero nagpapakatatag po ako para sa anak ko kasi blessings po kasi ang anak ko dahil dumating po siya sa buhay ko. Sa ngayon po, hindi ko po siya kasama. Nandun po siya sa kanila dahil sa kalagayan ko. Hindi ko po siya maaalagaan. Pero kakayanin ko din naman po para sa kanya. Sa tingin ko naman po ay wala pong masamang epekto ang pagkahihiwalay po namin dalawa ng anak ko. Kasi po sobra pong naiintindihan niya po kung bakit po kami magkahiwalay. Hindi po kami magkasama dahil sa sitwasyon ko po. Last September po, 2017 ay namamaga na po yung tuhod ko.
At nagtatrabaho pa rin po ako kahit masakit po yung sa tuhod ko po. Naglalakad lang po kami at saka madulas po yung daan. Ano po, bigla po akong natapilo. At saka yung tuhod ko po ang nagrabihan po. Yun pong tuhod po yung sumasakit na po. At saka namamaga po. Yun, pag x-ray po ay nakita po yung sa tuhod ko may crack po yung buto po ng yung sa tuhod ko po. Sa sitwasyon ko po mahirap po talaga, pero kaso tinutulungan po ako ng ate ko sa gastuhin. About naman po sa anak ko, hindi rin naman po ako nahihirapan kasi isa lang po yung anak ko. Pangarap ko na lang po sana magkaroon ng negosyo kahit ganito po yung sitwasyon ko. Kahit papano po, matulungan ko po yung pamilya ko. Tsaka pag magkaroon po ako ng artificial leg. Yung una po, yung anak po ang nagbibigay lakas loob sa akin. Kasi po habang tinitignan ko po siya, sinasabi ko na lang po sa sarili ko na ano po, na huwag mawalan ng pag-asa kasi may anak pa po ako na ano po, sasamahan ko po siya sa kaniyang pangarap. Kung tuluyan na po akong gumaling po ay magbabago na po yung buhay ko. Parang ano po, parang balik sa normal na po yung buhay ko po. Ano po, maaalagaan ko na po yung anak ko, makakasama ko na po. Pero ano po, hindi rin naman na po ako umaasa na ano po, magkabalikan po ng tatay ng anak ko o ano po. Ang importante lang po yun ay ano po, sinusuportahan po niya yung anak ko, hindi po niya pinabayaan. Tsaka may pamilya naman din po ako, ay parang buo naman rin po yung ano po, yung sa sarili ko po. Sa mga solo parent po na kagaya ko, huwag po tayo mawalan ng pag-asa kahit po may karamdaman po tayo. Hihingi po tayo ng tulong sa Panginoon at tayo po ay tutulungan. At saka po magsikap lang po tayo at para po matulungan po natin ang ating mga pamilya. Kahit na ako po ay mag-isa ngayon, pilit ko pa rin pong bigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya ko. Artificial leg ang hiling ni Cherry Jean para sa kanyang pagkilos. Sama-sama natin pagbigyan ng kanyang kahilingan para sa patuloy na pagtataguyod niya sa kanyang pamilya. Samantala, ano ba itong sakit na giant cell tumor? Alamin natin sa sagot ni Doc. Ang giant cell tumor o GCT ay isang di pangkaraniwang bukol o tumor sa buto na hindi cancerous at kadalasan ito'y hindi rin nakamamatay. Pero mabilis itong lumaki at sinisira nito ang kalapit na buto o kasukasuan. Edad 20 hanggang 40 anyos ang kadalasang nagkakaroon nito at madalas tumutubo ang tumor sa buto sa bandang tuhod. Ang kadalasang sintomas ng GCT ay nakaumbok na bukol at kirot. Malimit na ito'y nagsisimula sa katamtamang kirot na tumitindi habang lumalaki ang bukol. Dahil ang GCT ay likas na agresibo, kahit na naoperahan at natanggal na ito, pwede pa rin siyang bumalik o umulit. Kaya kailangan mag-follow up sa doktor upang masubaybayan kung may tutubo ulit na bukol. Di alam ng mga siyentipiko ang sanhi nito. Ngunit ito'y hindi nakukuha sa kinakain, sa mga lason sa kapaligiran, o sa mga aksidenteng nakakapinsala sa buto. Hindi rin ito namamana at di rin nakakahawa. Matapos mabiopsi ang bukol at mapatunayan na ito'y GCT, ang pinakamabisang paraan para magamot ang GCT ay operation. Bilang orthopedic surgeon, kailangan ko tanggalin ang tumor sa buto para di na ito kumalat at di nito sirain ang nakapaligid na buto.
Subalit kung napakalaki ang bukol, may mga pagkakataon na kailangan ng putulin ang binti ng pasyente. Mea and Grace Dacillo na nakatira sa barangay Tamakan, Amadeo, Cavite, 37 years old. May isa po akong anak, may asawa. Ang buhay namin mag-asawa po ay kahit po kami mahirap ay masaya po eh. Ang asawa ko po ay mabait, mapagmahal po siya. Lalong-lalo na po ako ngayon na may ganitong karanasan. Lalo ko po siyang nararamdaman na sobrang supportive po siya sa akin. Hindi niya pa ko iniiwanan. Lagi po siya nasa tabi ko. 11 years na po kami nagsasama ng asawa ko, pero hindi pa po ako nakaranas na pagbuhatan ako ng kamay, murahin ako. Hindi po, masaya po kami kahit kami mahirap lang. Hindi naman po ako materialistic na tao po eh. Kung ano lang po yung meron ako, yan lang po ako. Hindi na po ako naghahanap ng higit pa. Kasi po ang hinangad ko lang naman po yung masayang pamilya. Kasama yung pamilya ko, kasama yung mag-ama ko, yung anak ko. Para sa akin po, hindi hadlang ang kahirapan po sa isang pamilya. Kasi po, kung para sa akin po, simpleng buhay lang po ang gusto ko. Unang-una po, hindi po kami nagkakaproblema ng asawa ko. Anihin mo naman po yung marangyang buhay. Kung hindi naman kayo magkakaintindihan ng pamilya mo. Pangalawa po, para sa akin, ang isang pamilya ay hindi nakukuha yun sa maraming pera. Hindi po porkit marami kang pera, tapos hindi naman po kayo magkasundo na, hindi naman po ninyo kasundo ang pamilya, hindi po kayo magkasundo mag-asawa. Ang bahay po namin ito, kubo lang po. Pero simula't simula po kaming tumira sa kubo na ito ay itong bahay na ito ay puro kasayahan po ang na ipapasok namin dito kaming pamilya. Sama-sama po kaming kumain sa isang lamesa. Masayang-masaya po kaming magkakasama. Yun naman po ang mahalaga sa pamilya po eh. Noong 2019 po, naramdaman ko na doon po nagsimula yung nararamdaman ko po na bigla po siyang sumasakit yung tagiliran ko. Tapos pag nagmi-mince po ako, yun nga po, hindi po siya regular. Ayun po, nalaman na may cancer po pala ako. Nung una po, hindi ko matanggap. Kasi stage 2 na po agad ako eh. Nung una po, hindi ko talaga matanggap. Pero nung iniisip ko po yung pamilya ko, yung anak ko, yung asawa ko, sabi ko, kailangan kong lumaban. Kailangan lakasan ko ang loob ko. Kasi po ayoko po na manghina din yung asawa ko. Ayoko na mawalan din siya ng pag-asa. Yun po. Kaya lakas loob na lang po talaga. Lalo ko pong mamahalin ang pamilya ko.
ang asawa at anak ko sa hirap ng ginawa ngayon sa akin ng pamilya ko. Babawi po ako sa kanila pag ako po'y gumaling. Yun po. Yun po pinangangako ko sa sarili ko. Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng karamay. Ang aking pamilya ay ang aking kayamanan. Kahit may sakit ako, basta't nandyan sila, siguradong gagaling ako. Kailangan ng mayaan ng chemotherapy para magamot ang kanyang cancer sa cervix. Sa tulong ninyo, naway muli natin siyang mapasaya kasama na ang kanyang pamilya. SM, through the example of its founder, Henry C. Sr., recognizes that business growth and social development go hand in hand. SM focuses its social development initiatives and integrates its philanthropic thrusts with an eye towards United Nations Sustainable Development Goals, focusing on the following areas: education, medical assistance, community relief operations, sustainable agriculture, micro, small, medium enterprise promotion, social inclusion, disaster resilience, environmental responsibility. A significant proportion of Filipinos live below the poverty line, with the incidence of poverty in the Philippines higher than most of its Southeast Asian peers. This means the private sector helps to augment the delivery of basic social services. SM is doing its part to help alleviate these challenges in the Philippines, establishing and maintaining basic and accessible healthcare facilities in grassroots communities, complemented by medical caravans across the country. Through its Felicidad TC Wellness Centers program, which involves upgrading public health centers, SM helps provide clean, well-equipped health centers that benefit the community. The Wellness Centers for Children provide care for patients confined in public pediatric wards by renovating and refurbishing these areas into child-friendly zones. SM Foundation also maintains hospice units in several public hospitals, equipped to help ease the journey of terminally ill patients. These hospice units give the patients comfort in addition to proper medical and emotional support. The Wellness Centers for the Elderly offer wellness and social support to senior citizens by providing them with a venue to engage in recreational and physical activities in community health centers. SM Foundation likewise helps safeguard the health of the men and women in uniform by renovating military and police force medical facilities. Through SM Foundation's medical missions, SM provides free medical care to thousands of patients in its host communities. SM's social development programs aim to bring about meaningful change to the people and the communities served every day. Maraming salamat mga kapuso at naging parte kayo ng buhay ng ating kapwa. Tulungan natin sila na gumaling sa kanilang kalagayan. Kami po ay nasa social media, meron din kaming email address para sa inyong mga mensahe. Ang Kapwa Ko, Mahal Ko Foundation ay matatagpuan sa second floor ng Kapuso Center GMA Network Drive, Diliman, Quezon City. Maaari nyo kami matawagan sa 8982-7777, local 9950 o sa aming direct line 8426-3920. Para sa mga nais mag-donate, maaari kayong magdeposito sa mga BDO branches sa mga SM malls o sa aming Metrobank account.
Para sa mga nangangailangan ng medical assistance, kumpletuhin ang mga sumusunod na requirements. Ipadala ito sa aming email, socialcoordinator@kapwako.org. Ang mabuting balita ng Panginoon mula sa mga awit, Kapitulo 55, versikulo 22. Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang aalalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. Sa ngalan ng Kapwa Ko, Mahal Ko Foundation Chairman, si Attorney Felipe Henry Gozon, ang aking katuwang sa public service, si Connie Angeles. Ito po si Orly Mercado, nagpapasalamat sa tulong at suporta ng lahat ng mga individual, organisasyon at ahensya, lalong-lalo na sa SM Foundation. Lagi natin ipagpatuloy ang diwa ng pagtulong sa kapwa. Maraming salamat. Makita tayo sa Sabado.